Nagbagong anyo na naman po si nanay. Nagbago ng kulay. Naging multicolors na. Talagang ang gusto nila. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Si nanay. Nagbago ng kulay. Naging multicolors na. Sabi ko sa inyo, tingnan ninyo ito, magagababayan. Litong-lito na yung mga handlers ni nanay kung paano iangat yung ratings mo. Hindi na po aangat. Hindi na. Kahit pa endorse pa yan kung sino-sinong Porcio Pilato. Yung mga pari daw, 60 yata na mga pari from Mindanao endorsing ano, Linlin. Pagkatapos si Catriona Gray, nag-endorse na din po. Wala. Hindi uobra po. May survey po yung Magdalo. Mamaya basahin ko yung survey ng Magdalo. Wa-ipik po yung endorsement ng mga celebrities. Ganun pa rin, mga kababayan, yung ratings ni Lenlen. Kung ano yung nakuha niya, yun na yun. Nakadesisyon na po yung mga tao. Ang gusto nila, bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan nyo, kaibigan ko, siya si Bongbong Marcos, Bongbong Marcos, BBM. Memorize ng mga kabataan. Wala na po, finish na. Sabi rito sa balita ng Manila Bulletin, Robredo's campaign symbol gets makeover, lahat kasama sa laban. Kala ninyo, maganda ito, ano, maganda yung dating ng headlines ninyo. Gets makeover. Yung symbol ni nanay na dating fake, naging multicolors na. Kala ninyo, maganda yung epekto niyan. Lalong nalito yung mga tao. Pag nag-makeover po baga, ang ibig sabihin nun, yung una, pangit. Kaya nag-makeover kasi pangit. O ngayon, yung makeover ba ninyo ay nagpaganda? Nang gawin ninyong multicolors? Yung dating ba nun sa tao? Maganda? Hindi po, lalong pumangit. Diba? Kasi nagdala ng confusion sa tao. Hindi na nila ma-identify kung anong kulay kayo. Ano ba talaga, kuya? Kuya Tiger Bam Aquino? Lalong iniisip ng tao, ah, gusto lang ninyong lukuhin yung mga tao. You want to deceive people by changing colors. Di ba? Yung palipat-lipat ka, kasi hindi ka no, kampante doon sa una. Yung identity mo kasi ay dati nang alam ng mga taong pangit, yung dilaw. Oh. Yung dilaw, kinamuian na ninyo. Yung kulay, inabandon ninyo. Ano yung ibig sabihin nun? Kasi, alam ninyo, yung kulay pa lang, ang bantot na. Simbolo ng mabantot na gobyerno.
na may tawag talaga doon yung mga yung mga tao, kaya lang ayaw kong banggitin. Ah. Yung kulay na yellow, yellow submarine. Ginawa ninyong nagtago kayo sa pink, ang akala ninyo mababago yung imahe ninyo, gaganda. Paano gaganda yung ano, yung imahe ninyo sa pink? That the same people, the same old dog, sabi nga, nagpalit lang ng... Di ba? Sabi rito, mga kababayan, with 3 weeks left before the May 9 polls, the camp of presidential candidate Vice President Lenny Robredo has unveiled a new design for its campaign symbol, rose. Hindi na rosas. Ano na to, mga kababayan? Multicolors. Parang yung kulay ng, ano, ng ink sa printer. From pink rose, the flower gets a makeover bearing the colors of Philippine flag with 3 stars and a sun. Nangupya na naman kayo. Yung flag ng Pilipinas, simbolo yun ay BBM. Di ba? Gusto naman ninyong agawin. Yan, sa inyo na. Yung pink nga, kay Mrs. Marcos yan ang kulay. Sa mga Marcoses yan, kinuha ninyo. Ngayon, inabandon ninyo. Ginawa ninyong multicolor, hindi lang colors, hindi lang single kulay. This design blends with Robredo's signature color pink and running mate Senator Kiko Pangilinan's campaign color of green. Nakita kasi ninyo yung red and green na kinumbay ng Uniteam. Gaya-gaya kayo po, tumaya. In a Facebook post, Robredo's campaign manager Bam Aquino said, the new logo design conveys the message that the Vice President is not just a leader for her supporters or kakampings, but a leader for all Filipinos. What? Assuming kayo, paano man magiging leader ng buong Pilipinas, for all Filipinos, si Nanay, na 16% man lang po ang nakukuha niya, ang pinakang mataas, 24%. Ngayon, yung latest, 22% na lang. May 18% nga. Paano siya magiging leader ng mga Filipino? Whereas si Bongbong Marcos, 60%. From 57 to 60% plus. Yung Magdalo Group nga, nagpa-survey po, 60% plus. Sino? Si Nanay? Hindi po, si Bongbong. Basahin ko ngayon. Bigay ko sa inyo. Lahat kasama sa laban, lahat ipinaglalaban, lahat paglilingkuran. What? Hindi man po naniniwala doon sa statement ninyong ganon ang mga Filipino. Pagdilaw po, ang pinaglilingkuran lang po yung partido ninyo at yung mga kaalyado ninyong mga oligarchs. Yan ang nakatatak sa isipan ng mga tao kasi yun ang ginawa ninyo sa napakahabang panahon na upo ninyo sa gobyerno. Diba? May yung statement ninyo na the last man standing is a woman. Doon, naniniwala ako doon. Kasi nga po, talagang woman po, isang babae po ang last standing talaga po. Kasi hindi man makakaupo.
The last man standing is a woman. Yung woman kasi po na tinutukoy ninyo will remain standing. Kasi hindi man po siya makakaupo. Paano makaupo ang 15%? Lahat daw kasama sa laban. Dalhin natin ngayon ang People's Campaign upang lumika ng People's Government na tutupad sa pangarap ng bawat pamilyang Pilipino. What? Sabi po ni Tiger Bomb. Amigo sa inyo, mga kababayan. In her campaign speeches, the Vice President has highlighted the need to let her naysayers know that she and her volunteers are fighting for them too. What? She had asked kakampings not to argue with her critics, post for radical love, and invited even supporters of other presidential bets to join her crusade. In your dreams. Hindi po, walang ano, wala nang sasama sa inyo. Yung mga malinaw po doon sa ano, sa result ng kuan ninyo po, tawag doon, house to house, ayaw man ng mga tao, wala kayong nahikayat. You see? O ngayon, ibigay ko sa inyo mga kababayan itong reports. Galing po ito sa ano, survey. Dali lang po. Ito. Survey na ginawa mismo ng Magdalo. O sabi rito, celebrity support ain't helping. Robredo trails behind Marcos Jr. in Magdalo's April survey. Kita ninyo? Nagpa-survey pala yung Magdalo ni ano ni Trillanes. Lumabas doon. Same. Mga kababayan. Talo si Lenlen. At yung mga celebrity endorsement po, wala manipikto daw. O ito, Vice President Leni Robredo continues to lag behind Ferdinand Bongbong Marcos in the presidential race despite mammoth campaign rallies and endorsement of several celebrities according to the Magdalo Group's internal survey conducted in April. Kaya yung endorsement ngayon, ni nag-endorse na publicly si Catriona Gray na Kiko Pangilinan at Linlin siya, ay, wala man po yan ipikto. Tinanong mismo yung mga, ano, yung mga tao, walaan niya. Wala. Oh. Sino yung baboto ninyo? Bimi! Sina po kwa? Na mismong Ido Manzano at yung asawa niyang si ano? Sino ngayon? Hindi man makakumbinsi ng mga tao, Bongbong Marcos pa rin yung gusto ng mga nakausap niya. Hindi makakonverse ng ano, ng boto, the survey results, which were obtained by Politico, showed Marcos with 60.9%. Tumaas pa. Voters' preference rating, while Robredo, 23.4%. Same-same po. In third place was Senator Manny Pacquiao with 6.7%, followed by Manila Mayor Isko Moreno, 5.3%. Ping Lacson, 2.6%. The five other presidential candidates garnered a voter preference rating of less than 1% each. Magdalo survey was conducted from
April 5 to 7, the full report containing the methodology used in other pertinent data as yet to be released. Kita ninyo? Ito survey na nila mga kababayan. The group which claims to represent retired soldiers, yung Magdalo po, the poor and the youth, has endorsed Robredo for president. Yung Magdalo ni Trillanes, si Trillanes, kay Lenlen. O ngayon, sila mismo ang nakadiskubre nang mag-commission sila ng survey. Talo si Lenlen yung kandidato nila. Despite mga kababayan, di endorsement daw, kaya walang epekto galing sa mga celebrities. At mismo pang mga celebrity, yung nag-hastos, walang makumbinsi po. Talagang ang gusto nila, bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan nyo, kaibigan ko. Siya si Bongbong Marcos, Bongbong Marcos, BBF. Yan man lang po mga kababayan, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay. Just click subscribe para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating bayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.